Hey guys, ito pala yung pinakabago at pinakamura na smartphone ni Vivo ngayon 2023. So dito makikita natin kung ano yung mga magaganda or kung ano yung mga upgrades mula kay Y01 na last year pa nilabas. So without further ado, let's go! Hey guys! Welcome back sa ating YouTube channel. Andito ulit tayo para sa ating unboxing and reviews. So, ang i-unbox natin at ang ating i-review ngayon, itong Y02 ni Vivo. So, ito pala yung pinakamura ni Vivo ngayon, ngayon 2023, na pinalitan ni Y01 na last year pa nilabas. And dito makikita natin kung ano yung mga upgrade or ano yung mga nagbago sa kanya in terms of specs, sa design, and sa mga quality. So guys, ang pinaka SRP pala nito is 4999 or 5,000 na rin. Dagdagan nyo na lang ng piso. Meron din itong isang variant na Y02 is na 5999. Yun is 64 naman yun. Unlike dito na 32GB. Then mamaya explain ko kung ano yung mga pagkakaiba nilang dalawa. Then ito pag open natin, makikita natin kaagad yung mismong smartphone natin. Yan, mamaya na natin yung kalikutin at bubuksan din natin yan. Kasama dyan itong mga sticker, mga quick guides, yan. Then the rest, meron siyang warranty card. Yan, as usual naman yan sa mga smartphone, no. Hindi naman mawawala talaga yung mga ganyan. Then meron siyang kasama na adapter or power brick kung tawagin ng iba. So yan, pwede siyang USB. And 10 watts na rin tong adapter na to. So regular charging lang siya. Meron kasi mga fast charging na rin sa ganitong price range. Then ang kanyang kasamang cord is micro USB cable. So asahan na natin pagka micro USB cable is regular charging lang talaga yan. So ito meron din siyang SIM card ejector or SIM pin or SIM ejector pin kung tawagin ng iba. So ayun, wala siyang earphones na kasama pero okay lang para sa mga fries na ganito. Then ito binuksan ko na guys, yan, napakaganda ng kanyang camera module. Bilog, pinaka-unique talaga sa gantong mga smartphone. Nasa halagang 4999, eh nakagantong design ka na. Napakaganda ng kanyang design. Para sa inyo ba guys, yan, nakaganda na rin po ba kaya sa mga ganyang design? Mga box type, then malalaking camera, mga bilog na camera. Pero don't get my wrong guys, meron din siyang flash sa loob. Nagbumukha siyang dual camera lens pero one lens lang talaga yan. Then 8 megapixel yon. So guys, tingnan natin itong nasa baba niya. Yan. Dito nakalagay yung earphone jack natin. Yan. Yung micro USB cable. Then yung mic natin. Nandun sa pinaka left side. Then dito sa kaliwa niya, dito natin makikita yung mga volume rockers. Volume up and down. Yan. So wala akong napapansin ditong speaker sa baba. Saan kaya yung nakalagay? Then dito sa right side, nakikita natin dyan yung, ayan, power button, then yung volume rocker. Guys, yung nasa kaliwa pala is SIM ejector pins yun, yung mga SIM 3. Then yung speaker niya, nasa taas pala guys, yan. So, panibagong design na naman ni Vivo. Hindi ko alam bakit nila nilagay dun sa taas, pero okay naman yun sa baba. Then dito, chinek ko na rin yung kanyang SIM 3. Tingnan natin kung naka-hybrid ba siya or naka-dual SIM 3 or triple card slot. Yun, so good news guys. Naka-dual SIM na siya. Then meron din siyang lagay ng SD card. Ang pagkakaalam ko, ang kanyang capacity ng SD card is 1TB. So ang pagkakaiba pala guys ni Vivo Y02 tsaka ni 02S yung design ng camera. Dual camera kasi si Y02S. Then ito is single camera lang. Then by the way guys, yan, nakita nyo naman si screen na 6.5 inches na rin siya. Medyo malaki na rin para sa ganitong price range. Pero ganito naman talaga yung mga bagong nauuso ngayon na screen size. Yung iba mas malaki. Pero ito yung pinaka-standard is 6.5. Then ito ay naka 60Hz na rin siya guys na refresh rate. So wasana natin sa mga ganitong price range. Eh 60Hz lang talaga. Napakaganda ng smartphone pag mayroon siyang 90Hz sa ganyang price range na 5,000. So kahit ako guys, ayun na talaga bibiling ko.
pinakamaganda yung kung sakaling magkaroon ng ganun. So dito chinik ko na rin yung kanyang battery. Yan, wala siyang nakalagay pero ang pinaka-battery niya is 5,000 mAh. Battery na rin siya. Then ang kanyang storage at RAM is 2GB RAM. Then meron na rin siyang internal storage na 32GB. Then ang kagandaan yun din guys is expandable siya na up to 1TB na SD card. Kayang-kaya niyan guys. So dito chinik ko na rin sa settings niya. Yan, meron siyang octa-core processor. Hindi sinabi kung anong klaseng processor yan, basta octa-core, hindi ko alam kung Unisoc or what. So yun, sinabayan pa rin siya ng Android 12. Yan, pinaka-latest version pa rin naman yan ng Android ngayon. So yun, sa harap naman na camera niya is 5 megapixel. Mamaya may mga sample shots tayo dyan ng 8 megapixel niya sa likod, then 5 megapixel niya sa harap. Then dito tinetesting ko siya, yan, i-zoom. Zinom ko siya guys, hanggang 4 times zoom lang siya. Hindi man lang ginawang 5 times sana, no? Pero medyo mas malayo. Pero okay na rin. Kasi hindi naman talaga gamitin masyado ang zoom para sa mga gantong level ng price range ng smartphone. Pero mamaya napakaganda or nakita ko yung pinaka result ng smartphone na to pagdating sa camera features, sa selfie. Mamaya may mga sample din tayo. Pati sa video niya guys, naka 1080p na siya na resolution. Dito makikita natin yan guys sa more niya. So may settings yan. Pwede siyang 1080p, 720p. Depende sa inyo kung anong mas gusto niya. Pero mas mataas na resolution. Siyempre mas malaki sa storage. So ayan, meron siyang mga beauty, mga camera setup niya. Beauty, photo, video, tsaka timelapse. Yung apat lang na yan ang ano talaga niya. So yan, napapalaki siya guys. Full, 4:3, 1:1, ayan. Depende sa inyo kung anong mas gusto nyong gamitin. So ito guys, yung pinakasample ng kanyang video resolution na 1080p at 30fps. So yan, kayo na lang din ang humusga guys. Pero para sa akin, napakaganda at napaka-accurate ang kanyang binibigay ng kulay or contrast para sa ganitong smartphone. By the way guys, nasa loob tayo ng mall. Yan, meron, wala siyang mga direct sunlight na talagang paliliwanagin or pagagandahin yung mismong capture natin. So as is to guys sa mga madidilim na part yan. Then itong binivideohan ko na to, wala siyang ilaw dyan. So ito yung sample shots ng rear camera niya na 8 megapixel. Itong isa na to yan, meron dyan mga bandang liwanag or ilaw. Kaya medyo maganda yung kuha natin doon. So kayo na lang din ang musga. Then ito yung sample shots niya sa front camera. Pagdating talaga sa front camera, believe ako sa kakayanan ni Vivo kahit 5 megapixel lang yan. Doon bumabawi talaga si Vivo pagdating sa camera. Pero so far, so good. Napakaganda ng smartphone na to para sa kanyang price range. Pero kung may budget kayo, meron tong kapatid yung Y02S na thumbs up din naman at 64GB na.